Sa video na ito, i-unbox at i-review natin ang pinakabagong Bluetooth speaker ni Mifa, ang A10 Plus. Ayan, so... Guys, nabili ko sa Lazada nung mid-year sale for 1,699 pesos. Galing pa ito nung China. Nabili ko siya nung July 15 and dumating siya today. Ano na ba ang date today? It's July 22. So, umabot siya ng 7 days bago dumating. Ito yung latest version ng A10 series ni Mifa, ang Mifa A10 Plus. Umpisan natin ang pag-unbox. Okay. Ayan, so makikita nyo sa box pa lang niya, maganda siya, just enjoy. Yun yung kanilang motto. Ayan, so ang ganda, di ba? Color yellow pa. Pwede rin siya paglagyan ng kung ano-anong gamit. So that's what's inside this. Meron siyang audio cables. So kung hindi under yung Bluetooth nyo, or let's say nasira, pwede nyo gamitin ng audio cable niya. Or kung may iba kayong MP3 players. Then, okay. Ito, meron siyang Type-C cable. Yan, pinaka-latest na siya na cable. Usually, mga Bluetooth speakers, yung mga last year, I think, puro micro USB. So, ito yung pinaka-latest Type-C. Ayan, so, mas mabilis na siyang mag-charge, I guess. Meron siyang lanyard. Ayan, so, pwede niyo siyang isabit sa bike ninyo or sa shower. Ayan, so, waterproof siya. Pwede niyo siyang gamitin sa shower. And, ang kanyang manual. Ayan. Ayan, ito ng ating Bluetooth speaker. Ayan, ano pa yun? Okay. Wow, graffiti yung design pala niya. So, ayan, may yun na siya. Para na siyang design niya, kamukha na siya ng charge tree. Nandito yung mga base radiators niya. And then, ayan, may suction cup na siya para hindi siya magalaw or mahulog. Lalo na kapag sobrang lakas ng mga tracks na piniplay nyo. Try natin. Ayan, so ayan. Malakas naman yung kapit. Ayan, buksan naman natin ang mga ports. Ayan, so dito natin sasaksak yung audio cable, yung kung may USB drive kayo, pwede nyo rin i-plug para mag-play. Kung may SD card din kayo or micro SD card, pwede kayong bubili ng adapter, plug nyo lang dito, pwede nyo nang i-play yung mga music nyo. And ito yung Type-C port nya, pag i-charge nyo, ayan, dito lang siya. Ayan,
Ang ganda ng flap niya. Parang yan, ang similar na siya sa I guess sa JBL Charge 3. Ayan. Ayan, so ito yung physical design niya. Ayan, 3D printed itong graffiti design niya. Ano siya, scratch proof. Pwede siyang gasgasin ng gasgasin. Walang mangyayari dyan. Then, ano rin siya, shock resistant. So, pwede siyang, sa mukha pa lang, mukha na siyang solid na solid. So, pwede siyang ibagsak. And then, ayan. Okay pa rin siya. Diba? Ayan, sa ano pa lang niya, pagkakagawa, mukhang matibay, so, pwede siyang ihagis ng ihagis at ayan, feeling ko okay pa rin siya. Ang dimensions naman niya is yung haba niya around 7 inches and yung bigat niya around 500 grams or half a kilo. So may kabigatan siya. So ibig sabihin, maganda yung pagkakagawa sa kanya. Ayan, solid talaga. Sa kanyang wireless connectivity naman, supported niya yung Bluetooth 5 version 5. Sabi sa net, yung Bluetooth version 5 daw is kaya yung range na 250 meters or 800 feet. So parang katumbas niya 8 basketball court. So ganun siya, ganun ka layo yung range niya. So kung cellphone mo is nasa pang 8 basketball court pa, makakapag-connect ka pa rin at makaka-play. Though, hindi pa natin na-prove. So, hindi naman natin pwedeng i-prove ngayon dahil ECQ. So, hindi tayo makalabas at makahanap ng malawak na lugar. I guess, kapag bumalik na tayo sa normal, try natin. And tingnan natin. Then, supported niya yung stereo pairing. Kung bumili ka ng, pwede kang bumili ng dalawang ganitong unit and ayan, pwede mo silang gawing stereo setup. So, ayan, pwede kang dalawang unit. So, mas malawak yung sound, mas malakas. Ang kanyang performance naman, meron siyang dalawang loudspeakers. Andito sila. And, meron siyang tatlong passive bass radiator. So, ito yung andito sa dalawang gilid. Then, I think dito yung isa. Ayan, so, ganito rin, I think ganito din yung design ng JBL Charge 3. Or Flip 3. So, similar silang design, pero, ano pa siya, triangular design. I think, similar yung design nila sa UNTS. Ganun din yung design nila. Ayan, so, i-sound test na natin. And tingnan kung ayos ba talagang tunog ng A10 Plus. Ayan, so, ayan. Ay, ito pala yung mga buttons niya. Kalimutan kong i-illustrate. Ito yung power on button. Then, ito yung, I think, ito yung repeat button. And then, ito yung Bluetooth. Then, pause and resume. And, increasing sound. And, ayan, decrease yung sound. Try na natin. Bluetooth, connect ko lang sa aking smartphone. Ayun, nakita na kaagad. O, ganun lang siya kabilis. Play na tayo. Ayan. Yan yung 50% nung kanyang sound.
Try naman natin ang 80%. Try naman natin ang 100%. Ayan, so ito yung kanyang base radiator. Ayan, so kayo na lang bahalang mag-charge kung okay ba yung sound niya. Ayan, so since ito yung first Bluetooth speaker ko, so hindi ko masasabi kung ano yung performance siya kung para sa mga established brands like JBL. I guess sa mga susunod na review, pag may JBL charge na ako, compare natin kung may ilalaban ba siya. Okay, so sana nakatulong ang video na ito sa mga naghahanap ng affordable pero sobrang sulit na wireless speakers. From build quality and sound performance, sulit na sulit para sa akin ang 1699 pesos. Kung hindi papasok yung budget natin for a JBL flip or charge, marirecommend ako to na ayan, na Bluetooth speaker MIFA A10 Plus. Lalo na ngayon ACQ, medyo tight ang budget natin. So, ayan. Kung gusto nyo mag... Kung ayaw nyo na yung... Hindi naman sa ayaw. Kung nakukulangan na kayo sa built-in speakers ng smartphones nyo and gusto nyo makarinig ng okay na sounds, ayan, marirecommend ako to. Ayan, until... See you on my next video na lang. Thanks for watching.